Kung bago pa lang kayo sa channel na ito, pakihit na lang ng subscribe button, pakiring na rin ang bell. Piliin ang all para ma-notify ko po kayo sa mga bagong uploaded videos. Ayan, magandang araw mga kaproject. Sa episode ng ating halaman sa Bakuran, i-feature ko naman po sa inyo ang isang gulay na dahon na napaka-kumon para sa ating kapaligiran at sa ating Bakuran. Ito po ay tinatawag natin na malunggay. Tunghayan po mga kaproject kung ano yung nasa malunggay. Here we go. Ang malunggay ay karaniwang tinutukoy bilang isang dahon ng moringa o puno ng drumstick dahil sa kanyang mahaba at payat na puno. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng malunggay ay kilalang kilala hindi lamang sa Asia at sa Afrika kundi pati na rin sa ibang mga bansa sa buong mundo. Tama talaga. Hindi ito tatawagin bilang miracle tree nang walang dahilan, di ba? Ang lahat ng mga bahagi ng puno ng moringa tulad ng mga dahon, pad, bulaklak, prutas, barks at ugat ay maaaring gamitin. Ang mga benepisyo sa kalusugan ng malunggay ay pangunahing naiugnay sa kahangahangang dami ng mga bitamina at mineral na naglalaman nito. Ayon sa mga pag-aaral, mayroon itong higit sa 90 na nutrisyon. Nakapakin ito ng 46 na iba't ibang antioxidant at 8 mahalagang mga amino acids. Kapansin-pansin, dahil sa mayamang sangkap ng malunggay, kilala rin na may kakayahang pagalingin ang higit sa 300 na mga alalahanin na may ugnay sa kalusugan. Narito ang benepisyo ng ating malunggay. Una, ito po ay mayaman sa vitamin A. Madali itong matalo ang halaga na maaring makuha mula sa regular na pagkain ng mga karot. Bukod sa pagtulong na mapapabuti ang paningin, maaari din itong gumawa ng mga kababalaghan pagdating sa paghuhusay ng hitsura ng balat. Ang iba pang mga bitamina na naglalaman ito ay kinabilangan ng vitamin B, C, D at E. Sa makatuwid, kabilang sa mga benepisyo sa kalusugan ng malunggay ay kinabilangan ng pagpapalakas ng immune system, mas mahusay na pagsipsip ng calcium at pagpabuti ng mga kasanayan sa buto, mataas sa protina. Pagdating sa pagkuha ng sapat na halaga ng protina, ang karaniwang solusyon ay upang madagdagan ang paggamit ng gatas at sandalan sa karne. Tama? Ang isa sa mga pangunahing benepisyo sa kalusugan ng malunggay ay ang kakayahang mabigay ng antas ng protina na kailangan ng katawan araw-araw. Pangatlo, ito po ay napabuti sa sirkulasyon ng dugo. Ang mataas na halaga ng bakal sa mga dahon ay talagang kapaki-pakinabang sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa loob ng katawan. Para sa mga taong may mga hiwa, pasa at paso, ang mga sangkap na laban sa pamamaga ay nakatulong din ng malaki. Ang mga nangangailangan upang mapapalakas ng ang pagganap sa kanilang sistema ng sirkulasyon ay maaari ring umasa sa mga dahon ng malunggay. Kahit na ang mga taong nagdurusa sa diabetes at mataas na presyon ng dugo ay dapat na idagdag ang mga dahon na ito sa kanilang dieta. Mabisay itong binababaan ng antas ng asukal at kinukontrol ang presyon ng dugo, lahat sa pamamagitan ng natural na proseso. Iba pang benepisyo ng malunggay. Ang mga dahon ng malunggay ay maaari ding maging kapaki-pakinabang para sa mga taong naglalayon na magbawas ng timbang. Ang dami ng hibla na mayroon ito ay maaaring magbigay ng detoxification. Nakatulong ito sa mga pagkontrol ng gana ng pagkain.
Ang pinapakamagandang bahagi ay ang malunggay ay maaaring mapalakas ang antas ng enerhiya sa isang tao na hantong sa pagiging mas aktibo bawat sulong araw. Sa makatuwid, mas madaling masunog ang nakaimbak na taba at ang mga calories na nagmula sa bawat pagkain. Maraming paraan kung paano ito maidagdag sa pang-araw-araw na dieta. Ang isang tanyag na pagpipilian ay ang malunggay na tsa, na kung saan ang pinakaginusto ng mga tao na nais na kontrolin ay ang mataas na presyon ng dugo at diabetes. Mayroon ding mga herbal capsule na mas maaaring inumin araw-araw upang matamasa ang benepisyos na kailangan mga malunggay. Ito po ang mga tradisyonal na gamit ng ating malunggay. Una, ginagamit ito bilang pantugon o pagpabuti sa diabetes, pangmatagalang pamamaga, mga impeksyon sa bakterya, viral o fungal, sakit sa kasukasuan, kalusugan ng puso, at kanser. Ang susunod na video guys, mga kapadyek, ay ipapakita ko po sa inyo kung paano natin gawin ang isang tinatawag na malunggay na tsa. Tunghayan po natin guys, hanggang dulo, here we go. Ha 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 ha!